vlogger si Sherwin Ventures. Ang ating Sherwin Ventures. Si Ka Sherwin, yan ang talentadong Pinoy, ang gagaling. Pagpakan natin ang vloggers natin. Ako ang lahat bilang suporta sa inyong YouTube search. Huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin, click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe, hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. What's up guys, Sherwin here from Sherwin Ventures. Welcome back again in our YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating tahanan, huwag makalimut, subscribe na para palaging updated sa ating mga uploads at iba't ibang vlogs at mga updates ng ating Mr. Mario Marcos, mga kaganapan sa FEI dyan sa Indonesia. Mega shoutout sa ating mga subscribers at viewers. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, mabuting pangangatawal, blessed, especially na this new year 2021 ay talagang hindi pa rin natapos ang ating pangkasalukuyang problema na talagang malaki ang impact at epekto sa ating mga pamumuhay at sa ating mga pamilya, sa ating mga kababayan. At of course, happy new year sa lahat. We hope and pray na this new year ay talagang ang ating 2021 ay magkakaroon ng napakagandang mga kaganapan sa ating buhay. So, thank you so much mga subscribers natin at viewers na palaging nandyan, hindi nangiiwan sa ere. At hanggang ngayon ay talagang sulidong-sulido, mga Fabonatics, mga Finatics, mga solid supporters, silent supporters. So sa ating Mr. Mario Marcos, thank you so much sa inyong pagbuwis ng inyong buhay para lang mapaiabot at ma-prove sa ating mga officials dyan sa gobyerno na talagang inipit ang FEI, inipit ang mga Fabunan Doctors. So guys, today's vlog, ilalahad ng ating Super Mario Marcos, iisa-isahin niya kung ano ang nangyari, ano ang naging dahilan, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin magamit-gamit tayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas, kung bakit hanggang ngayon ay talagang naka-close pa rin ang ating mga Fabunan clinics. So guys, please watch the whole video at talagang makikita ninyo at maririnig nyo mismo kung anong ginawa ng isang taong naging dahilan upang masusulan ang sangay ng gobyerno kaya hindi pa rin natin magamit ang FEI. So please watch this. FEI is a promise to humanity. Tanda nyo yan. FEI is a promise. Biro mo, dinesign ng Panginoon to. 1 year old pa lang ako, ginawa na tong gamot na to. That this 2021 is the right time to use for humanity. To save lives. This FEI. Yan, nakasulat yan, kaya nababasa ngayon. Nakatakda yan, kaya nangyayari ngayon. That's it, mga babayan. Ha? Happy 2021. Happy New Year po sa inyong lahat. Souvenirs ng pay, papadala. Kasi ngayong January, sasabog na ang pay dito. January, February, March. Ha?
Inisiguro ko sa iyo na magkakaroon na to ng matinding laban. Alam mo, mamaya ang bisita ko isang first lady, first lady ng isang bansa, first lady ng isang bansa, at ito ay talagang yan, magkakaroon na ito ng talagang matinding, kumbaga, tapatan na to, mga kababayan, tapatan na to. Hello Philippines, happy 5 new year 2021. This is the year of 5. It's the golden years of Papunan antiviral injection. Ang saya-saya, ang saya-saya. Siyempre, babalikan natin ulit ang ating iwanan natin sila ng matinding bakas ng kanilang mga hindi magandang pinaggagawa. Ayan. Oo, magpapasalubong ako ng fight dyan. Yan ang mga special. I looked at that kasi siyempre, doktor ako, I wanted to know pakinggan kung, to. Kung effective din itong ginagawa ng Filipino doctor, si Dr. Papunan, sa pagkanyang claim. Wow, ang galing naman. Parang medicine niya for dengue. Ayan, oh, hindi daw COVID medicine. Combination siya ng several components na legal. Pinagsama-sama niya. Kasama dyan ay yung tinatawag na components na steroid injection, which is an anti-inflammatory injection. Tinatawag na steroid. Maraming doctors na gumagamit ng steroid. Ay, may go signal ang WHO, World Health Organization, to use. Ang tindi ni Dr. Papunan, nauna siya sa lahat ng mga dumidiscovery ng gamot. Diba? So, ganon katindi. Ang problema, nagre-research ako. Op. Siyempre kami yung doktor, hindi naman basta gagamit ng gamot without what we call evidence. Op. Nag-research ako. The word nag-research ako, ginawa mo na. Ibig sabihin, nag-research ka na. So, ako, hindi ako doktor. Pero nag-research din ako. Bakit ko to tinayuan hanggang sa dulo? Bakit ko ito pinanindigan hanggang sa dulo? Bakit? Marami din akong connection outside the Philippines. Pinoward ko about Papunan, pinoward ko about the combination. Nag-gather ako ng maraming mga kombinasyon ng ideas ng mga expert. Chemist, doctor, scientist. Anong aking nalaman? There is a potential. This could be the best antiviral. Kailangan lang yan. May makapartner kang tutulong para gawan ng scientific study, scientific evidence, clinical studies, etc. Advice yun ng isang senior scientist ng malaking bansa. Kaibigan ko yun. Hiningian ko rin sila, Dr. Willie, ano ba yung mga supporting documents? Bakit na-claim nyo to? Bakit claim yung ganito? Tanungin nyo si Dr. Willie, Dr. Agnes. Yun ang tamang aksyon. Kahit hindi ako matalino, pero hindi ako bobo. Yan ang lagi kong sinasabi. Di ba? O ngayon, napatunayan ngayon bakit ang napakalaking universidad ng Indonesia na mataas ang ranking niya worldwide. In Asia, number 52 siya. Biro mo sa mga universities, number 52. Itong kwan, according to President Jokowi ng Indonesia. So,
para sa ating mga subscribers at viewers na bago lang sa ating tahanan ng ating Super Mario Marcos, mga live updates niya ay makikita ninyo dito. There's no copyright intended. And these are all educational only, especially to the solid supporters of AVI. But credits to Mr. Mario Marcos. Thank you so much for these updates. And, you know, we're making just a summary here kung ano yung mga updates ng ating Super Mario Marcos. So, yes, continue watching. Binupore niya ang UGM, OGM. Bakit hindi natin nagawa yon, mga doctors natin dyan sa Pilipinas? Di ko naman linalahat. Pero yung mga pronouncement nyo kasi sa YouTube, eh, hindi tama. Pinapalabas nyo dito na talagang hindi nga totoo. Sa tema ng pananalita ninyo, wala kayong tiwala sa kapwa doktor nyo Pilipino. At hindi kayo, hindi nyo parang hindi nyo kayang tanggapin na wala na nga ang ating idol si Juan, si April Boy Reino. Hindi ko kayang tanggapin. Ayun, yun ang tamang salita dyan. Parang hindi nyo matanggap na isang ordinaryong doktor, isang probinsyanong doktor, isang Ilocano na maitim, nangisit, ha? Probinsyano, namumiskisim latamat, kapsat, nalaing, nagugwapo mo. Ta siyempre, para kanyak may isang Ilocano kami. Talaga, nagwapo damat, nalaing damat. Ang damat nga, BOBO. Hindi naman sila Tanji-A. Hindi naman sila Bopols. Sabi nila dyan. Di ba? Oh. Tuloy natin. Without, basta gagamit ng gamot. Siyempre, kaming doktor, hindi kami basta gagamit ng gamot without what we call evidence. Hindi kayo nag-research mo eh. Maraming ebidensya sila eh. And you can talk to them, so, they're open. Nahanapan ko siya ng tinatawag na robust clinical trial. Oh, inahanapan mo siya ng robust clinical trial, trials. Yung tinatawag na randomized control trials. Eto na, nandito na kami, randomized. So, noong mga panahon na yon, hindi naman nila nagawa yan. Kasi hindi nga sumuporta ang FDA sa kanila. Hindi rin sumuporta ang RITM sa kanila. May mga nag-volunteer sila para tumulong sa mga sakit noon. Hindi naman sila pinayagan sa isang hospital. So, ang daming walang tiwala. Hindi sila nabigyan ng chance. Biro mo, 2011, 2014 with FDA. At 2020, nandyan ako. Hinarap ko si Director General Dr. Domingo. Eric Domingo. Maganda naman ang kanyang pagsalubong sa akin. Si Eric Domingo, Dr. Eric Domingo. Happy New Year, mga taga FDA Central Office, sa pamumuno ng ating Director General Eric Domingo. Ang hindi lang maganda dyan, yung Region 3, yun ang nagbigay ng bad influence, nagbigay ng masamang kwan, pangitain sa FDA. Yung pagsusugod niya doon, hindi nag-iisip. Dahil na-influensyan daw ng ganyan, no? Mahirap din kasi magpinta. Pero yun ang sabi nila. Ngayon, pagka gano'n ang nangyayari, ibang usapan talaga. Kaya yan tinatawag mong controlled trials, wala po akong makitang publication. Wala kang nakitang publication, pero may validation yan ng US, no? Yeah. Ang tawag na randomized controlled trials, wala po akong makitang publication. Pero ayan mo, yung publication na yan, dahil nangako ang ating scientist dito, it will be registered to
the highest, pakinggan mo ito, doctor, highest scientific journal. Doon, wala ka nang magagawa doon. At sigurado, sasaludo ka pati paa mo pag nailagay na yan doon. Wala pong publication niya ang concoction ni Dr. Babun. And nagsaside ako dito sa FDA kasi hindi mo pwedeng basta. Concoction with Dr. Babun. Of course, pati rin ako, gusto ko naman na talagang dadaan sa FDA yan kasi sila ang regulatory commission. Safety ng tao, kapakanan ng taong bayan nagagamit yan. Pero sana nag-investigate kayo sa lahat ng mga gumamit dahil may records naman yung mga pasyente. Collaborate with our doctors kung talagang tayo ay may puso para sa ating mga kababayan. Kung talagang kayo seryoso na humanap ng tamang gamot sa magbigay ng solusyon sa krisis na pinagdadaanan natin. Bakit ako? Isa akong ordinaryong tao, ordinaryong civilian. Hindi ko na inisip kung ano-ano pa. Nagsakripisyo na ako, dinala ko na dito. Dahil alam ko, sa assessment ko sa mga nangyari, I did all my best. Ginawa ko lahat ng aking makakaya, lahat ng aming makakaya, lahat ng matatas na koneksyon, linapitan ko na. Walang nangyari. Advanced thinking na ako. 10 step ahead na ako na kung dito ito sa Pilipinas, pare-parehong nganga tayong lahat. Nganga kaming lahat. Nganga ang ating mga doctors. Nganga ang mga taong may sakit. Kawawa ang ating mundo. At least ito, kung hindi man ito yung number one, number two man lang, makatulong man lang sa ating mga kababayan, sa mga taong nangangailangan. So anong ginawa ko? Self-sacrifice ako. Hindi ko na inisip kung ano't ano pa man ang aking aabutin dito. Kung basta alam ko tama ito, alam ko totoo ito. Kasi alam ko itong pupuntahan ko pag nagkamali ako dito. Isang pagkakamali. Pugot ako dito. Alam mo naman yung mga tanong na lang ng mga tao dito. Are you willing? Nako, yung mga ganun. Kung wala kang bayag, wala ka na. Laglag ka na. Dayo ka dito eh. Injection yung ituturok mo sa kanila eh. Papagamit mo sa mga matatas na official sa mga kwan. O ngayon, this is the real scenario. Pangalawa sa pinakamataas na official sa Indonesia. Alam nyo na yun, VP. Nagre-request na sa akin to meet them after New Year na kago. Nangangamoy na. Vice President ng Indonesia. Nagkataon lang na naubusan ako. Kung hindi, 2 weeks ako, nandun na ako sa kanya. Tapos kayong mga doktor mismo dyan, kayo mismo mga inatasan na mga leader ng isang organisasyon, ng isang departamento, ganyang kayo magsalita, manglait, dahil ito'y gawang Pilipino. Wala kayong tiwala. Nagtitiwala ng matatas na opisyal dito. Marami na akong star na tinurukan dito. Hindi ko na mabilang. Mga general, matataas ang kanilang mga katungkulan. Respetado tayo. Rinerespeto nila ang ating pan dito. At tuwan-tuwa sila sa akin dahil thank you Mr. Marcos. Thank you Dr. Marcos for bringing this medicine to Indonesia. Napakatindi mga babayan. Talagang yung puso ko lumulukso sa tuwa. Then nalagpasan ko yung mga challenges dito. Napakatinding challenges dito. I-challenge ka. Na pag hindi yan naging epekto, yari ka sa amin. Firing squad ka.
I'm free. Ready ako. Okay. Napakadas ng posisyon ng tsumaling sa akin na yun. Ha? Sabi niya, actually, Mr. Marcos, bawal tong challenge na to. Pero titignan ko kung hanggang saan ang tapang mo. Dala ko po ang bayag ko, sabi ko. Dumating ako ng Indonesia. Buo ang loob ko. Ano man mangyari sa akin, tatayuan ko yan. Yun lang ang salita ko. So after that, nagpaturok na siya. Ang totoong tao, ang totoong matapang, hindi mo kayang sindakin. Basta totoo ang kanyang pinaglalaban. Ganun lang yun, mga kababayan. Hindi nyo ako masisindak. Pag ako, totoo, lalaban ako. Hanggang dulo yan. So sa ating mga solid supporters na hanggang ngayon, from day one until at present, ay hanggang ngayon ay solido ang paniniwala, ang trust, solido ang suporta hanggang 2021. So, tandaan natin sa sinabi ng ating Super Mario Marcos, January, February, March, yan ang mga talagang makikita natin ang kamandag ng FEI, ang kanyang efficacy sooner, lalo na ma-start na itong tinatawag na proximity trial. So abangan natin yan. Ang dami pa nating abangan, guys, sa 2021 na mangyayari para sa FEI. So yes, thank you so much, and sana in our next update nandyan pa rin kayo para sa ating mga development pa further, at sana'y makikita ko pa rin kayo dyan. Thank you so much for your comments in our comment section. God bless everyone and happy New Year. Sa aking channel, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, and as always, remember, ang buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.